Kahapon, nakabili kami ng kalabasa sa Asian store. So, eto na yon, kalahati niluto ko. Kasi yung kalahati, niluto na ng kumari ko ng pinakbet. Tapos, hahaluan ko lang siya ng petchay kasi nakabili din ako ng petchay. Stock ito, pero may kasama siyang stem ng broccoli. And then, yung dahon ng petchay. And then, ito yung ating garlic. Ito yung onions, kamatis. Kasi itong kamatis, gagamitin ko na dahil matagal na siya sa ref. Ito din yung bell pepper. Actually, hindi ako naglalagay ng bell pepper. Pero try ko maglagay ng bell pepper sa menu ko ngayon. Kaysa naman itatapon ko siya. Okay? Kasi ano siya eh, pag matagal na siya sa ref, parang nag-yellow na siya. So, yun lang. So, wala po tayong karne ngayon. Lutong simple lang. So, huwag niyo akong hanapin ng karne. So, nakabili ako sa Asian store ng sardinas. As usual, yan. Nakaluto na ako nito actually at na-vlog ko na. Pero wala yung kalabasa. So, ito po yung ating sardinas. So, ito ilalagay ko instead of karne. So, masarap po yan, promise. So, kailangan ko lang yan ng paminta, asin. Kung gusto nyo maglagay ng cubes, okay lang din. Bahala na kayo. Para-paraan lang tayo sa pagluluto. Guys, pag magluluto ako, inuuna ko talaga ang bawang. Di ba yung iba inuuna nila yung sibuyas? Kasi ang bawang daw madaling masunog. Pero hindi po siya masusunog para sa akin. Dahil gagamitan ko na siya ng mahinang apoy. Alam niyo kung bakit ko inuuna ang bawang? Kasi gusto ko siyang maluto ng husto. Kasi mabango po siya. Yun po ang nagpapalasa at nagpapasarap ng ating gulay. Kapag lutong-luto siya, mabango siya. Masarap po din ang gulay mo at mabango. So, yan ang sibuyas. So, lagay natin ang kamatis. So, lagay natin yung bell pepper. So, ayaw ko na maglagay din ng mga ingredients. So, dadaldal na lang ako. Para wala nang edit-edit. Makulay na po ang ating sangkap. So, lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng asin. So, kung prefer nyo merong cubes, pwede nyo lagyan. Nasa inyo na yan. So, try ko kasi, naglalagay din ako ng cubes dati. Try ko lang hindi maglagay ng cubes. Kalabasa. Guys, yan na po yung ating kalabasa. Almost done, so ilalagay na natin to. Ayan guys. Tatakpan na natin. So, ilagay na po natin ang ating mahiwagang sardinas. Ayan. Masarap po yan, promise. Uy, may tumulsi. So, lagyan po natin ng konting sabaw. Okay. Ayan na. So, lagyan ulit natin ng paminta. Kasi, paminta is life for me. So, lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng toyo. Ayan. Konti lang din. And then, hayaan natin siyang kumulo. So, lagyan na natin yung dahon. Haluin lang po natin at titikman. Para pag okay na, papatayin na natin yung apoy. O, di ba? Makulay siya. Ngayon, napapansin nyo yung sardinas, hindi ko siya inuna sa pag-isa. Gaya sa pagluluto natin ng sahog na karne. Pero, sa akin, hinuli ko siya, sinasabay ko dun sa stock ng bok choy o petchay. Kasi luto na siya eh. So, kailangan ko lang dyan yung lasa niya. Kaya, okay na siya ihuhuli. Isasabay siya sa dahon.
So, titikman na natin. Ang sarap niya, guys. Hindi ako nagbibiro. Ang sarap nito kapag may tuyo or daing. Sobra, okay na. Ang sarap. So, yummy. So, ito po yung kakainin naming lunch ni Carissa. So, salamat guys sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye. See you on my next vlog.